Araw-araw ay tinatahulan ng police dog ang isang abandonadong bahay sa tuwing naglalakad sila malapit dito kasama ang kanyang amo. Ngunit isang araw nga ay napagdesisyonan na nung pulis niyang amo na pumasok sa loob at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita doon. Isa lamang iyong typical na umaga sa isang maliit na bayan kung saan na-transfer ang pulis na si Roger. Hindi naman may pagkakaila na naninibago pa ang pulis sa lugar na ito dahil iba ang ihip ng hangin, malayong malayo sa magulong syudad na kinasanayan niya. Naparaming mga pagbabago sa buhay ng pulis na si Roger simula noong lumipat siya sa bayan na ito. Pero ang pinakagusto at payapang pagbabago na naranasan niya ay ang araw-araw na paglalakad nila kasama ang kanyang alagang aso na si Siberius, isang matapang at mapagmahal na husky. Ang dalawang ito ay talaga namang partner tuwing naglalakad sila sa mga kalsada at ini-enjoy ang sariwang hangin habang pinapanood ang tahimik na mga bahay sa tabi. Pero may pangyayaring napapadalas na at laging napapansin ni Roger sa tuwing kasing nadadaanan nila ang kalsada na punong-puno ng mga lumang bahay at matataas na mga puno, may isang abandonadong bahay ang laging napapansin ng kanyang aso. Mababatid sa bahay na ito na matagal na itong inabandona. Sira-sira na ang mga bintana nito at halos wala na rin itong pintura. Maging ang hardin nito ay hindi na mababakas na dati pang hardin. So hindi nga maintindihan na dahilan ng lalaking si Roger sa tuwing napapadaan sila roon, ang kanyang aso na si Siberius ay laging nagwawala at tila ba hindi mapakali. Nakatayo ang mga tenga ng aso at ang mata nito ay nakatitig lamang sa entrance ng bahay na para bang may nakikita at nasisense ang aso na ito na hindi maintindihan ni Roger. Pero sa hindi pa nga inaasahang pagkakataon ay laging tumatahol ang aso dito ng napakalakas na tila ba ay gusto niyang pasukin ang bahay. Ang ganitong pangyari ay nagaganap araw-araw at hindi talaga pinapalagpas ng aso niyang si Siberius ang hindi tahulan ng bahay na ito. Noong una, inakala lamang ng pulis ni Roger na maaaring natural lamang ito sa mga canine na curious sa ganitong mga uri ng abandonadong lugar. Pero dahil hindi nga tumigil ang aso niya sa katatahol sa bahay na ito, ay nag-umpisa na rin siyang magpaka. Ano nga ba ang meron sa abandonadong bahay na iyon na nagdudulot para laging makuha nito ang atensyon ng kanyang aso? Siberius, ano bang mali? Wala namang meron dyan. Sad ni Roger sa kanyang aso habang sinusubukan na pakalmahin si Siberius. Ngunit ang kanyang pagsubok na pakalmahin ng aso ay tila ba hindi umeepekto. Lalo lamang kasing lumakas ang pagtahol na ginagawa ni Siberius araw-araw sa bahay na ito, na tila ba ay gustong makipag-usap sa kanya ng aso at sabihin merong kung ano doon. Isang kakaibang bagay na siya lamang ang nakakaramdam. Ang mga tao naman na malapit sa abandonadong bahay na iyon ay laging sumisilip sa kanilang bintana kapag naroroon na ang aso. At tinitignan nila ng may pagtataka ang husky ni Roger. Meron pa ngang nagagalit dahil nagdadala ang pulis na ito ng maingay na aso sa kanilang lugar. Kahit pa ilang beses na nga pinipilit ng canine na si Siberius ang kanyang amo na pasukin ang bahay na iyon, ay nag-aalinlangan pa rin naman ang pulis na si Roger na lapitan ng property. Ngunit sa bawat pagtahol at pagmamakaawa ng aso niyang si Siberius sa kanya araw-araw, ay lalo lamang lumaki ang curiosidad na nararamdaman niya. O sige na, tara na! Umalis na tayo dito! Nakakaabala na tayo sa mga kapitbahay! Pag-utos ni Roger sa kanyang aso nang pagalitan at sigawan siya ng isang matandang babae tungkol sa maingay niyang aso. Sa bawat mga hakbang na ginagawa niya papalayo sa abandonadong bahay ay lalo lamang lumalakas ang pakiramdam niya na may mali at hindi tama. At sa bawat araw nga na nagdadaan ay pareha lamang ang nangyayari at ang ginagawa ng aso niya. Marami namang sinubukan na paraan si Roger para maiwasan ang abandonadong bahay na iyon. Naglalakad sila sa kabilang kalye kung saan hindi nila madadaanan ang abandonadong bahay. Ngunit tila ba may kakaiba sa bahay na ito na hindi magawang maiwasan ng lalaking si Roger? Ngayon ay kailangan niya ng malaman kung ano ba ang nakikita ng aso niya sa abandonadong bahay. Kailangan niya na ngayong masagot ang mga misteryong bumabalot sa bahay na ito.
Kaya naman, isang araw, nang makauwi na ang pulis mula sa trabaho, ay nagsimula siyang mag-computer at sinerch sa internet ang kasaysayan ng lugar at ang lahat ng impormasyong malalaman niya tungkol sa bahay. Ngunit wala siyang nahanap na kahit na anong detalye na makakatulong sa kanya. Sinubukan na nga rin magtanong-tanong ng pulis. Nagsuot siya ng isang formal na kasuotan para hindi mahalatang isa siyang pulis at nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay, lalo na sa mga matatandang matagal nang naninirahan doon, dahil alam niya na ang mga matatandang ito ay alam ang mga sikreto na hindi naman alam ng mga batang henerasyon. At ang kauna-unahan niyang matanda at nakapagbigay ng impormasyon sa pulis na si Roger ay si Mr. Anthony, isang barbero na ilang dekada nang naninirahan at nagtatrabaho sa lugar na iyon. Malakas din ang kumpiyansa ng barberong ito na naaalala niya pa ang lahat ng mga detalye sa nakaraan ng bayan. "Ah, yung abandonadong bahay ka mo," wika ng matandang si Anthony habang nililinis ang kanyang gunting. "Sa bahay na yan may mga nakatira dyan, isang pamilya, pero hindi sila masyadong nakikihalubilo sa mga tao eh. Tapos ang pagkakaalala ko, yung tatay daw ng pamilyang yon ay isang scholar. Laging may daladalang libro, napakaraming mga libro." Habang nagpapatuloy sa istorya si Anthony, ay hindi alam ng barberong ito na isa palang pulis si Roger, kaya nagpatuloy lamang siya sa kanyang kwento ng komportable. "Ang kaso nga lang, natapos ang lahat. Nagkaroon ng isang napakateribling apoy ang lumamon sa bahay na yan ilang mga taon nang nakararaan. Sobrang lalang trahedya talaga yon. At yung apoy na yon ay pumatay sa isa sa mga bata na nakatira doon. Pagkatapos nun, umalis na sila sa bahay at hindi na muling bumalik pa. Maraming mga taong nagsasabi na aksidente lang daw yung nangyari. Pero para sa akin, kagagawan yon ng isang multo. Sure ako dun." Nagpasalamat si Roger sa kinuwento ng matanda sa kanya. At sa kabila na marami pang mga tanong ang kanyang nasa isipan, ay nagpatuloy na siya at umalis sa barbershop. Doon ay nakilala at nakausap niya naman si Mrs. Celine, isang matandang babae na laging nakaupo sa paborito niyang upuan sa parke habang pinapakain ng mga kalapate at dinidiliga ng mga halaman sa gilid ng kalsada. Kilala ang matandang si Celine ng mga tao sa lugar niya iyon bilang babae na alam ang kasaysayan ng kanilang bayan. Kaya naman, nilapitan siya ng pulis na si Roger at matapos ang saglitan nilang pag-uusap tungkol sa lagay ng panahon at pang-araw-araw na balita, ay nakahanap na ng pagkakataon si Roger. Natanungin si Mrs. Celine tungkol sa misteryosong bahay na kanyang iniimbestigahan, habang si Celine naman, na mayroong matulis na mga tingin at seryosang ekspresyon sa kanyang muka, ay naaalala pa ang lahat ng malinaw. "Alam mo iyo, yung bahay na yun, lagi talaga akong may nararamdaman na kakaibang enerhiya dyan." Nagsimula siyang tumingin sa malayo, na para bang ay unti-unting bumabalik sa kanyang memorya at nakikita niyang muli ang nakaraan. "At simula nga nung umalis yung pamilyang nakatira dyan dati, alam mo, wala nang gustong tumira dyan." Napatigil siya saglit habang nakatingin sa mga halaman, na tila ba ay naghahanap siya ng mga tamang salita na babanggitin. "Alam mo, yung apo ko, laging naglalaro dyan at kaibigan niya yung isa sa mga namatay dun. Kawawang bata. Laging kinukwento nung apo ko sa akin yung mga naririnig nilang kakaibang mga tunog doon tuwing gabi. At yung mga anino na nakikita nila sa mga pader. Sinasabi ng mga bata sa akin na haunted house daw yung abandonadong bahay na yan. Isa pang residente naman sa lugar na iyon, nagmamay-ari ng bakery, ang nakisali sa kanilang usapan at bigla itong nagsalita. Alam niyo, naalala ko rin yung sinabi ng lolo ko sa akin, na bago daw mangyari yung apoy, kaligitnaan ng gabi, makakarinig ka ng mga musika na lumalabas sa bahay na iyon. Naniniwala yung lola ko na may ginagawang kung anumang ritual yung mga nakatira sa loob. Pero alam niyo na, kalimitan naman talaga sa mga ganoong makalumang istorya ang ganong kwento. Kaya hindi ko rin alam kung maniniwala ako." Saad ng residente. Habang si Roger naman ay ina-absorb ang bawat mga impormasyon na kanyang naririnig. At doon ay paunti-unti niya nang nabobuo ang puzzle sa kanyang utak. Nakalilituman ang mga impormasyong kanyang nalalaman, ngunit kahit papaano ay nasasagot naman ito ang kanyang mga katanungan.
Ang bahay kasi na ito ay hindi lamang abandonado. Puno rin ito ng misteryo at iba't iba pang nakakatakot ng mga kwento. Ngunit isang lalaki si Roger na hindi naniniwala sa mga katatakutan at mga espiritu. Para sa kanya ay mayroong logical na eksplanasyon kung bakit hindi mapakali ang aso niya sa tuwing nakikita at nadadaanan ang abandonadong bahay. Eh kung ganun man pala, bakit hindi na lang nila dinemolish o nirenovate yung bahay? Pagtatakang tanong ng palis, napasinghal naman ang matandang babae sa kanya. Hindi ko rin alam. At hindi rin ako naniniwala na may kung sino pang tao ang kayang manirahan sa haunted na bahay na iyon. Nang matapos na nga ang araw na iyon, ay mas lalo lamang dumami ang mga katanungan sa utak ng polis kaysa noong nagsisimula pa lamang siya. Pero isa lang ang malinaw, na ang bahay na iyon na puno ng sirasirang mga bintana at nababalot ng misteryo ay may itinatagong sikreto na hindi kayang makita ng normal na mga mata at determinado siya na malaman kung ano iyon. Kaya naman isang gabi, nang nabalot na ng kadiliman ang buong lugar, habang meron pang nabubuong mabibigat na mga ulap sa kalangitan na tumatakip sa mga bituin at buwan, lumabas ang lalaki kasama ang kanyang aso para makapaglakad. Noong araw kasi na iyon, ay nakatanggap siya ng maagang tawag, kaya naman hindi niya nagawa ang paglalakad sa umaga. At nang makauwi na nga siya sa kanilang bahay mula sa police station na pinagtrabahuan niya, ay naghanda na siya para makapaglakad kasama ang kanyang husky. Napakaganda ng gabi, no? Wika ni Roger sa kanyang kaibigang aso. Napakatahimik ng kalsada ang kanilang nilalakaran. Wala ka na rin maririnig na kahit na anumang ingay sa bahay. Tanging maririnig mo na lang ay ang mga kuliglig at kulisap sa tabi o maging ihip ng hangin na natatangay ang mga dahon. Mapapansin naman ang pagod sa katawan ng polis. Talaga namang hindi naging madali ang araw na iyon para sa kanya. Napakaraming trabaho na umubos sa kanyang enerhiya. Ngayon, naglalakad naman siya kasama ang kanyang aso habang napakarami ding mga tanong sa kanyang isipan. Ano ba talagang mali sa bahay na yun? Ngunit, bago niya pa ito malaman, ay naroroon na naman sila sa tapat ng haunted na bahay na talaga namang umintriga sa kanya. Hindi na nga rin nakapagtataka pa nang tumahol na naman ng malakas ang aso niyang si Siberia. Ang tono ng tahol ng aso ay napupuno ng pagmamadali at pagkabalisa habang nakatitig lamang ito ng maigi sa misteryosong bahay. Oh, sige na, panalo ka na. Papasok na tayo sa loob. Saad ni Roger, sumuko na siya sa curiosidad at pag-aalalang nararamdaman niya sa pinapakitang kilos ng kanyang aso. Bago pa siya tuluyang makapasok sa property, ay napatigil muna siya saglit upang tignan ng malapitan ang harapang bahagi ng bahay. Talaga namang isa itong nakakatakot na pagkakataon. Ang mga sira-sira kasing bintana ay tila bablangkong mga mata na nakatitig sa kanya. Malaking portion na rin ng bahay na ito ang nababalot ng mga ugat ng puno at halaman. Habang ang mga pader nito na meron ng nasisira at natatanggal ng mga pintura ay lalo lamang nagpadagdag sa nakakatakot nitong itsura. At nang malibang nga siya ng ilang mga segundo, habang tinitignan at iniisip kung gaano nga ba nakakatakot ang bahay na ito, ay saglitan niyang nabitawan ang pagkakahawak niya sa tali ng kanyang aso. Agad na tumakbo ang aso papunta sa loob ng bahay habang tumatahol ng napakalakas. Siberius! Bumalik ka dito! Sigaw ng pulis sa kanya. Ngunit, naglaho na parang bula ang aso niya sa kanyang paningin at tuluyan na itong nakapasok sa abandonadong bahay. Malakas ang langit-ngit ng nangangalawang na metal na git habang sinusubukan itong buksan at itulak ni Roger. Ang pagpasok niya sa bahay ay napuno ng nakakatakot na pakiramdam. Totoo nga ang sinabi ng matandang babae sa kanya, napupuno ng negatibong enerhiya ang bahay na ito. Sa kabila ng katahimikan ng lugar ay pakiramdam ni Roger na hindi siya nag-iisa. Diyos ko! Sobrang nakakatakot naman ang lugar nito. Naglakad siya ng mabagal at napagdesisyonan niya na ilabas ang kanyang flashlight. Pero nang ilawan niya na ang lupa ng bahay, ay nakakita siya ng kakaibang bagay na umintriga sa kanya. Isa itong mga footprints o yapak ng paa. Sa katunayan nga niyan, ay tila babago pa ang mga footprints na ito na nasa kalsada. Wala rin siyang nakita na maliwanag na pattern sa mga yapak na ito.
na tila ba'y nagmula ito sa kung sino na hindi alam kung saan siya pupunta. Talaga namang kakaiba. Tuluyan na lang nakapasok ang pulis sa loob ng bahay at sa pagpapatuloy na lang na paglalakad ay isiniwalat ng kanyang flashlight ang isang kakaibang bagay na hindi niya talaga inaasahan. Nakakita kasi siya dito ng isang laruan ng maliit na bata. Isang manika na kung saan ang isang mata nito ay nawawala. Tila ba ay nabandonan na rin ito sa sahig ng entrance ng bahay. At doon ay napagpasyahan na ni Roger na tama ang kanyang hinala. Merong mga kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Nakita rin kasi niya na hindi pa ganoon kaluma ang laruan. Siguradong nagmula ito sa kasalukuyang panahon. At kahit pa na medyo madumi ang laruan, sigurado siya na bago lamang itong nailagay sa sahig ng bahay. Tumingin-tingin pa siya sa paligid at napansin niya na ang mga kurtina sa loob ay tila baka aayos pa lamang. Doon ay nag-umpisa ng bumilis ang tibok ng puso ni Roger. Meron bang tao dyan? Pagtatanong niya ng malakas habang sinusubukan na itago ang takot na kanyang nararamdaman. Ngunit ang sumagot lamang sa kanya ay purong katahimikan. Habang nakahawak ang isa niyang kamay sa baril at ang kaliwang kamay niya naman ay sa flashlight, dahan-dahan siyang naglakad at nagpatuloy sa kanyang pag-iimbestiga. Mahina niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang aso at inaasahan niya na makakarinig siya ng isang pamilyar na tahol mula sa kaibigan niyang canine. Ngunit purong katahimikan pa rin ang bumalot sa kapaligiran. Sa kanyang isip ay sinusubukan niya pa rin intindihin ang lahat ng mga kakaibang detalye na naengkwentro niya. Ngunit isa lang ang malinaw, natatakot na siya. Ang tanging liwanag lamang sa loob ng abandonadong bahay na iyon ay nagmumula sa kanyang flashlight. At doon ay nakikita niya ng malapitan kung gaano nakasira ang loob ng mansyon na ito. Ang sahig kasi ay nababalot na ng makakapal ng mga alikabok, habang ang mga furniture na natira sa bahay ay halatang nasunog at nadamay sa apoy. Kaya naman mas nakakatakot lamang itong tignan. At ang isa pa ay hindi na rin ligtas ang lugar na ito dahil nasira na rin ang istruktura nito dulot ng apoy. Kaya naman kung hindi man siya delikado para sa masasamang espiritu na naninirahan dito, ay sigurado naman na mas delikado ang sira-sira ng istruktura ng bahay na ito para sa kanya. Tumingin-tingin sa bawat gilid ng lalaki habang sinusubukan na hanapin ang kanyang aso. Nang bigla na lamang, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang tunog na hindi niya dapat narinig. Isang umiiyak na bata. Sobrang hina lamang ng iyak nito. At kung hindi niya pakikinggang mabuti ay hindi niya ito maririnig. Ang tunog na ito ay nagmumula sa taas ng bahay na nagdulot para mapatingin si Roger sa hagdan na nasa harapan niya. Bawat mga hakbang na ginagawa niya ay nakakabuo ng isang malakas na langit-ngit na maririnig mo sa buong bahay. At habang umaakit nga siya sa hagdan, lalo lamang lumalakas ang pag-iyak na kanyang naririnig. Kaya naman, nagsimula na rin bumuo ng iba't ibang mga konklusyon sa utak si Roger. Iniisip niya kung isa ba itong trap o baka naman ay isa itong tunog mula sa nakaraang trahedyang naranasan ng bahay na ito. Totoo nga kaya na haunted ang bahay? Sinubukan naman ni Roger ang lahat ng makakaya niya para mag-concentrate. Ngunit ang kombinasyon ng pag-iyak at ang nakakatakot na atmosphere ng bahay na iyon ay talaga namang nagpahirap sa kanya para mapanatili ang kanyang malinaw na pag-iisip. At nang tuluyan na nga siyang makakayat sa hagdan ay bumungad naman sa kanya ang isang mahaba at masikip na koridor na kung saan ay madadaanan niya ang ilang mga nakasarang pintuan. Ang pag-iyak ng bata ay tila ba nagmumula sa dulong bahagi ng pinto ng koridor. Isa itong pinto na nakaawang ng kaunti at mayroong mababakas na mahinang liwanag. Huminga ng malalim si Roger habang napakalakas ng pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad papunta dito at sa wakas ay nakarating na nga siya sa pinto. Lahat ng takot na nararamdaman ni Roger ay pinagsantabi niya at dahan-dahan niyang tinulak ang pinto para ito ay mabukas. At doon ay nakita niya ang isang pangyayari na talaga namang nagpanigas sa kanya. Nakakita kasi siya ng isang babae na mayroong napakagulong mga buhok habang nanlalaki ang mga mata nito sa takot.
Nakaupo ito sa isang lumang sofa. At sa kanyang bisig ay buhat-buhat niya ang isang bagong panganak na bata. Nang pag-iyak nito ang nagdulot para mapaakyat ang pulis at hanapin kung saan ang gagaling ang tunog. Doon nakita niya na rin ang kanyang aso sa tabi ng babae habang nakahiga at natutulog. Saglitang nagkatitigan ang dalawa at sa maiksing sandali ay nagkaroon ng katahimikan. At doon ay nagsimulang umiyak ang babae. Pakiusap! Huwag mo kaming saktan, pakiusap! Habang yakap-yakap ng malakas at mahigpit ang kanyang anak, na tila ba isinusubukan itong protekta ng bata. Agad namang binaba ng lalaki ang kanyang baril at flashlight. At pinapakita sa babae na wala siyang masamang intensyon. Maya-maya pa ay dahan-dahan siyang nagtanong dito. Pwede bang malaman kung sino ka? At ano ang ginagawa mo dito? Ang babae ay punong-puno ng mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha dahil sa takot, habang nagpapatuloy rin sa pag-iyak ang bata. Veronica, iyon ang pangalan ng babae. Habang mababakas sa mata nito ang pinaghalo-halong emosyon tulad ng takot, pangangamba at pag-asa na sana ay may kung sino mang tao na pwedeng makatulong sa kanyang sitwasyon. Aarestuhin mo ba ako? Tanong niya nang makita niya ang baril ni Roger. At doon ay napagtanto ni Roger kung gaano nga ba kaseryoso ang sitwasyon na ito. Kaya naman nilayo niya pa ang kanyang daladalang baril. At gamit ang isang mahina at kalmadong boses, ay nagsalita siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para saktan ka. Isa akong pulis. Ayan, si Siberius. Aso ko yan. Tumayo naman ang aso at dumiretso sa gilid ng kanyang amo. Maliwala sa mukha ni Siberius na tila ba'y sinasabi niya sa kanyang amo na tama ang kanyang hinala. Meron nga kung sinong tao ang nasa bahay na ito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Roger. Ano bang nangyari? Bakit mag-isa ka lang dito? Napagtanto niya na nilalamig na rin ang babae kaya naman hinubad niya ang suot niyang coat at pinalibot ito sa balikat ng babae. O ito, siguradong nilalamig ka. Mahinang saad ni Roger. Ang ekspresyon sa mukha ng pulis ay nagpapakita na totoo at sinserong nag-aalala ito. Napatingin naman si Veronica sa kanya at makikita sa pagod ng mga mata nito ang pagpapasalamat na kanyang nararamdaman. Thank you. Saad ng babae bago muling umiyak. Habang inahawakan naman ng mahigpit ang coat na bumabalot sa kanyang katawan ay nagsimulang magkwento ang babae kung bakit napunta siya sa kalagayan na iyon. Napunta ako dito kasi, well, sinusubukan ko kasing tumakas. Yung lugar na to, pakiramdam ko mas ligtas ako dito. Pakiramdam ko hindi na may iisip na hanapin ako kapag pumasok ako sa abandonadong bahay na to. Napaupo naman si Roger sa tabi niya. Mababaka sa titig ni Roger na punong-puno siya ng pag-aalala at atensyon sa babae. Ha? Sino ba yung tinutukoy mong lalaki at bakit ka tumatakas sa kanya? Pagtatakang tanong niya. Yung asawa ko. Malalim na singhal ni Veronica. Mga bata pa kami nung nagpakasal kami. Nung una napakabuti niya naman sa akin. Pero sa paglipas ng mga panahon, nagbago siya. Naging bayolente siya at mapanakit. Umiyak ang babae. At nung pinanganak na nga yung anak ko, lalo lamang lumala yung sitwasyon namin. Hindi niya matanggap na mas binibigyan ko atensyon yung anak namin. Nagsiselo siya. Nagagalit. Natatakot ako na baka may gawin siyang masama sa anak namin. Lalong tumindi ang titig ni Roger sa babae at doon na gumana ang kanyang police instinct. Tama lang ang ginawa mong tumakas. Sa ngayon, ang first priority natin ay ang masigurado ang kaligtasan mo. Tumango naman ang babae habang nakatingin sa kanyang anak. Gusto ko lang naman na lumaki siya sa isang ligtas na lugar, malayo sa kapahamakan. Agad na kinuha ng polis ang kanyang radyo at kinontak ang police station na nire-report ang sitwasyon. Nag-request din siya ng reinforcement at assistance. Habang naghihintay ay patuloy niya lamang na kinakausap si Veronica. Sinusubukan na pakalmahin at pagaanin ang kalooban nito. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa iyo at sa anak mo, Veronica. Pangako. Wika niya ng punong-puno ng determinasyon. Tumingin naman ang babae sa kanya. Nababalot pa din ang mga mata nito ng takot. Pero mababakas pa din ang pag-asang
paunti-unti niya nang nararamdaman. Ang sabi niya sa akin, hahanapin niya daw ako kahit saan ako magpunta. Bulong ng babae na tila ba ay sinisiwalat niya na ang pinakakinatatakutan niya. Hinigpitan naman ng lalaki ang pagkakahawak niya sa kamay ni Veronica. As long as you're under my protection, gagawin ko ang lahat. Walang mangyayaring masama sa iyo at sa anak mo. Sisiguraduhin ko at sisiguraduhin namin na magiging ligtas kayo. At sa mga sumunod na araw nga ay umalingaw-ngaw ang balita ng pagka-aresto sa bayolenteng asawa ni Veronica. Habang ang mga tao naman na dati ay natatakot at nakakaramdam ng kakaiba sa abandonadong bahay na iyon, ngayon naman ay nakikita na nila ang potensyal nito na pwede pa palang pagterhan. Napakaraming bagay ang nagbago. Pasalamat sa determinasyong ipinakita ni Roger at ang suporta ng tapat niyang team. Nagsimula na nga ang proseso ng pag-aresto sa lalaki. Ang mga impormasyon na binigay ng babaeng si Veronica ay naging crucial. Inilarawan niya ang bawat mga detalye ng pang-aabusong ginawa sa kanya. Nagpakita rin siya ng mga ebidensya ng kanyang desperadong pagtakas at iba't iba pang mga peklat sa kanyang katawan. Sa tulong naman ng polis na si Roger ay napatunayan sa korte na siya nga ay seryosong nangangailangan ng tulong at nasa panganib. Agad namang na-convict ang asawa ni Veronica na nagdulot para kahit papaano ay guminhawa ang kalooban niya. Nabalik niya na rin ang bahay niya sa kanya kung saan siya naninirahan kasama ang kanyang dating asawa. At ngayon ay mapayapa niya nang napalaki ang kanyang anak ng ligtas at masaya. Ilang mga buwan pa nga ang nakalipas nung tuluyan nangang masolve ang kaso. Napadaan na naman si Roger sa luma at abandonadong bahay nang may mga bago na siyang naiisip sa kanyang utak. Sa bawat araw kasi na lumilipas, ay naiisip ni Roger kung bakit hindi na lamang ipasaayos ang bahay na ito. Para kasi sa kanya, hindi lamang mga lumang pader at sirasirang bintana ang bahay. Nakakita siya dito ng oportunidad na mapabago ang buhay ng ibang mga tao. Gusto niya na magsilbing pangalawang pagkakataon ng bahay para sa mga taong lubhang naghihirap at nagdurusa. At sa tulong nga ng suporta ng City Council at iba't iba pang mga miyembro sa bayan, ay nagsimula na nga sila sa ginawa nilang renovation. Kaya naman ang bahay na dating napupuno ng katatakutan, kadiliman at nakakagulat na istorya ay nagkaroon ulit ng panibagong pag-asa at liwanag para sa buhay ng mga tao. Inayos nilang ang abandonadong bahay na ito at ginawang lugar para sa mga kababaihan at kanilang mga anak na nangangailangan ng ligtas na lugar na pwedeng pagtirhan, katulad na lamang ng ginawa ni Veronica. Magsisilbi nila itong pansamantalang tahanan hanggang sa makakita nga sila ng permanenteng lokasyon para mabago ang kanilang buhay. Pinangalanan nila ang bahay na ito bilang Hope House. At naging isa nga ito sa pinakamalaking proyekto sa kanilang syudad. Samantala, si Roger naman kasama si Veronica, na ngayon ay isa na sa mga coordinator ng center sa kanilang bayan, ay magkasabay na ginunting ang Red Ribbon habang nagpapalakpakan ng mga tao. At sa speech nga ni Roger ay pinaliwanag niya ang importansya na dapat ay tignan natin ang isang bagay, hindi sa panlabas na anyo nito, kundi sa mga posibilidad na pwede nating makuha dito at mga oportunidad na pwede nating mabuo. Habang punong-puno naman ng pagpapasalamat ang babaeng si Veronica dahil sa tulong ng kinatatakutan na abandonadong bahay na ito ay nagkaroon siya ng panibagong pag-asa sa buhay para sa kanyang anak at nakita niya ang kaginhawaan at pagmamahal ng mga tao sa paligid niya. Hindi niya ito magagawa lahat kundi dahil sa abandonadong bahay na tumulong at nagbigay sa kanya ng ligtas na lugar na pwedeng pagtaguan. Kaya naman, ang dating bahay na kinatatakutan ng mga tao noon ay naging simbolo na ng pag-asa, pagmamahal at pagkalinga para sa mga taong nangangailangan. Kaya kung nagustuhan mo ang storya na to, ay huwag mo namang kalimutang mag-like at pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya.